Normal ba ang dighay ng dighay? Pag-usapan natin yan ngayon. Kumusta po kayo? Ako si Doc Ana at ito ang Online Doktora. Marami sa inyo ang nagtatanong tungkol sa dighay. Ang pagdighay ay isang normal na reaksyon ng ating katawan kung mayroon ng build-up ng hangin at gases na nagmumula sa ating esophagus at sikmura. Madalas, ito ay may kasamang bloating, yung nararamdaman natin na parang puno ang ating tiyan pagkatapos kumain. Ano ba ang dahilan ng pagdidighay natin? Tingnan ninyo kung kayo ay makaka-relate sa mga sasabihin ko. Mabilis ba kayong kumain? Madalas ba kayong uminom ng tubig kung kumakain? Mahilig ba kayo sa mga carbonated drinks o soda drinks? Gumagamit ba kayo ng straw kapag umiinom ng mga carbonated drinks na ito? Meron ba kayong postiso? Ngunit ang postiso ninyo ay hindi tama ang fit sa inyo. Mahilig bang ngumuyan ng candies o ng chewing gums at kumain ng mga matatamis na pagkain? Naninigarilyo ka ba? O kaya naman, ikaw ay mayroon ng problema sa acid reflux o kaya mayroon kang ulcer? Ang mga sinabi ko ay ang mga dahilan kung bakit kayo madalas dumighay. Ito ang mga tips kung paano maiiwasan ang dighay ng dighay. Sana, pag kumakain tayo, relax tayo. Wala tayong ibang ginagawa na kasabay ng pagkain. Kasi pagka may iba tayong ginagawa kasabay ng pagkain, mas hindi natin nalalaman kung napapabilis ba ang ating pagkain. Kung iinom naman ng carbonated drinks or soda drinks habang kumakain, huwag nang gawin ito, no? O kaya naman, huwag ka nang gumamit ng straw. Iwasan din ang pagkain palagi ng candies o ng chewing gum. Minsan ginagawa nyo yan kasi ayaw nyo magsigarilyo. Pero ang paninigarilyo at pagkain ng candy at chewing gum, dahilan din ng pagdidighay. Kung pagkakain naman ay talagang feeling mo bloated ka at dighay ng dighay, pwedeng maglakad-lakad ka pagkatapos mong kumain. Kung hindi naman pwedeng maglakad at may sakit, pwede namang humiga ng nakatagilid. Dapat kasi pag kumakain tayo, ninunguya din nating mabuti ang ating mga kinakain. Kasi sa bibig, nag-uumpisa ang digestion. Mas madali tayong matutunawan kung inunguya nating mabuti ang ating mga pagkain. Sa isang banda naman, kung ang postiso ninyo ay hindi tama ang fit sa inyo, nakakakos din nyo ng pagdighay. Siguro, dapat magpa-check up na lang muna kayo sa dentista para talaga maitama ang fit ng inyong postiso. Isang paraan din ay ang pag-inom ng ginger tea pagkatapos kumain. Ang isang ginger tea na ginagamit nating mga Filipino ay iyong salabat. Pwede din naman yung nilagang luyang dilaw. Kung kumakain, baka masyado tayong maraming kausap, tapos tawa ng tawa, no? Masayang masaya, tawa ng tawa. Nakakakos din yon ng sobra nating pagdighay kasi nga magbibuild up yung mga hangin at gases sa ating esophagus at sa sikmura. Ngayon naman, kung sobrang dalas na talaga ng pagdighay at may kasama na itong iba pang mga sintomas kagaya ng pagsakit ng tiyan, nahihirapan ng lumunok, or nagsusuka at may kasama ng dugo, dapat na kayong kumonsulta sa doktor. Mabuti talaga na i-practice ang mindful eating. Sana tuwing kakain tayo, yun lamang ang ating ginagawa. Nguyain ding mabuti ang ating mga pagkain kasi sa bibig nag-uumpisa ang digestion. At yan ang health tip ko sa inyo. Ako po si Doc Ana at ito ang Online Doktora.